Halika at pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Ang Kaya Natin To Kids! Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang tinig kami sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubing ng isang tinig tinawa. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang bukas na pabayak at malaya. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan. Dahil, kaya natin to, kids! Yan, magandang-magandang umaga po! Okay, wait, ulit, Jale! Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa Kaya Natin To Kids. December 9 na po at palapit na ang Kapaskuhan. Tama ka, Jale. Magpapasko na nga pero ang hirap pa rin ang buhay. Good morning nga pala sa lahat ng tagapakinig sa napakagandang programa na inyong napapakinggan tuwing Linggo ng umaga, alas 10 hanggang alas 11, ang Kaya Natin To Kids! Makakasama pa rin po natin ngayong umaga ang ating napakagandang tita na si Tita Jiang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Yan! Ang ganda-ganda naman ng intro na yon. Lagi na lang maganda ang intro, kaya na-miss ko kayo last week eh. At syempre, ngayong Sunday morning, kasama natin si Nico Kapitli, 15 taong gulang mula sa Marikina City, at si Jale Jones Mamangon. Kumusta na si Jola? O, 12 taong gulang po si Jale, at mula siya sa Salinlahi Children's Collective. Ang Kaya Natin To Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong nila Tita Jiang, kami ni Nico ang inyong magiging mga broadcaster, reporter, writer, radio drama talent at marami pang iba. Ang programa po natin na Kaya Natin To Kids ay daluyan ng edukasyon, impormasyon at diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng mga kababaihan at ng buong komunidad. Gayun din syempre tatalakayin natin ang kanilang mga issue at pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayun din syempre ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingin nyo ba, Jale, Nico, may magagawa kayong mga bata? Siyempre, kasi kaya natin to, kids! Ang programa po natin na Kaya Natin To Kids ay inihahatid sa atin ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya talina kayo't makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata, kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids! Muli, isang napakagandang Sunday morning sa ating mga tagapakinig dito sa Kaya Natin To Kids. At yung mga nag-aabang ng knockout dyan, magandang umaga rin sa inyo! That's right, Tita Jiang. Magandang-maganda nga ang linggong ito. Dahil isa na namang panibagong topic ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Very true, Jale. Last week nga ay nakapanayam natin si Tito Teddy Casino na representatives ng Bayan Muna Partalis hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang epekto nito sa mga kababayan at bata. Naku! Siguro si Tito Teddy Casino, lagi naman niyang naiiwan dun sa mga kongresistang nagpupunta ng Las Vegas para manood ng pakayaw Andito lang sa Pilipinas yan si Tito Teddy Casino. Tingin mo, Nico,
na pa. O, diba? Dahil nakapanayam natin siya ng nakaraang linggo. Magandang umaga sa inyo. Gayun din sa iyong mga chikiting. O, sa mga friendships natin. Kung kayo ay merong tanong, comments, maaari kayong tumawag, mag-text sa mga hotline ng RMN. Para po sa ating mga smart users, pwede po kayong mag-text sa 0921-431-1044. O di naman po kaya, kung kayo po ay Globe subscribers. Globe pala ito, no? Kung kayo po ay Globe subscriber, pwede po kayong mag-text sa 0927-863-7771. Ulitin ko, ha? 0921-431-1044. O di kaya ay 0927-863-7771. O kaya ay sa mga telepono bilang para sa mga Sun users, mag-text sa Kaya Natin To Kids hotline sa 0933-130-2760. Ayan. O, may mga landline din tayo kung wala kayong cellphone, ha? 882-2371, 882-2374, 882-2376, at 882-2378. Maari nyo rin po kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. I-follow nyo lamang po ang Kaya Natin To Kids. Pumunta lamang sa www.twitter.com/kayanatintokids at i-tweet sa amin ang inyong mga katanungan, komento at pagtingin. Makikita nyo rin pa rin po ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page na Arxeya sa www.facebook.com/arxeyachildrights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ang ating mga friendships ang mga episode ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/kayanatintokids. Samahan nyo rin kami sa live streaming ng RMN sa www.rmnnews.com/tv. Yan, makikita nyo kung gaano kami kagaganda at gaano kapogi si Nico ngayong umagang ito dahil dyan sa live streaming natin, o diba? At nako, mag-text lang kayo, tweet lang, tawag lang. Kung kayo'y nagbe-birthday, o katulad ni Babab na nag-birthday kahapon, o happy happy birthday sa'yo. O kaya, bago tayo mag-chikahan, basta mag-text lang kayo, tawag lang kayo, tweet lang. At kung may tanong kayo mamaya sa ating panauhin mula sa Gabriela, go, go, go lang. Kaya, bago tayo mag-chikahan ng bonggang-bongga, kasama nga natin, nabanggit ko na mamaya ang Gabriela at ang Children's Rehabilitation Center. Pakinggan muna natin itong balitang bata na iahatid sa atin ng ating mga kids ngayong umaga na si Jola. Ay, si Jola, hindi pala. Si nanay pala niya yon. Si Jale, Jones Mamangon, at si Nico Kapitli. Balita mula sa mata ng bata. Balita ng bata. Para sa balitang panahon, ayon sa PAGASA, ang bagyong Pablo ay nasa layong 85 kilometers sa kanluran ng Lawag City na may maximum sustained wind na 95 kilometers per hour at gustiness o pagbugso hanggang 120 kilometers per hour. Gumagalaw ito ng pasilangan hilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal Number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang, signal number 2 naman sa Cagayan, Calayan at Babuyan Group of Islands, Batanes Group of Islands, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Pangasinan. Para sa iba pang balita, mahigit 400 katao na ang naitalang namatay at may 383 pang nawawala ang naitala matapos ang malawak ang pagbaha at mudslides na dala na rin ang pananalasa ng Bagyong Pablo. Nitong nakaraang linggo sa Mindanao, partikular na sa Compostela Valley at sa New Bataan. Libo-libong katao naman ang sa ngayon ay nangangailangan ng tulong para makarecover sa naranasang sakuna. Nagsagawa naman ng Children's Solidarity Action noong December 5 ang ilang mga bata at mga kasabi ng Organisasyong Pambata sa pangungunan ng Salinlay Alliance for Children's Concern at Children's Rehabilitation Center. Ang naturang pagkilos ay pakikiisa sa paggunita ng pandaigdigang araw ng karapatang pantao o International Human Rights Day sa December 10.
Ipinakita sa naturang pagkilos ang dumaraming bilang ng mga bata na nilalabag ang kanilang mga karapatang pantao. Mula sa Bata News Network, ito si Jaled Jones Mamangun. At ito naman po si Nico Capitli. Nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids! Nabanggit kanina ni Nico sa kanyang balita yung ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa may bahagi ng Mindanao. Binabati natin at nagpapasalamat tayo sa mga nag-donate at nag-volunteer sapagkat noon pong na Sabado, kahapon, no, ay nagsagawa ng relief and medical mission ang Gabriela Women's Party Southern Mindanao Region kasama ang Balsa Mindanao sa Compostela Valley. Maraming salamat. Mamaya babanggitin natin kung saan ninyo maaaring ipaabot ang inyong mga donasyon at kung saan kayo maaaring makipag-ugnayan, lalong-lalo na kung may mga kamag-anak kayo dyan sa bahagi ng Davao Oriental at Compostela Valley. Next week po, target naman po nilang magkaroon ng relief and medical mission sa Katiil. At mga nanay, mga mommies, ang inaabangan ninyong segment tuwing Linggo, mapapakinggan natin ang tips para kay nanay. Tips nanay! Para kay nanay! Mga nanay, upang mapanatiling malusog ang ating mga ngipin at yung ating mga gilagid, mga gums, ay may ilan tayong mga tips para sa inyo. Ayan, meron po kasing 5 na batayang hakbang para mapanatili ang kalusugan ng ating ngipin at gilagid. Ito yung una, pagsisipilyo. Pangalawa, pagfufloss. Ito yung pagtanggal ng tinga. At pagkain ng tama. Pangatlo yon. Pang-apat, pagkonsulta sa dentista. At pang-5, pagmumumog. Ugaliin po natin yan. Mainam po na magsipilyo ng 2-3 beses kada araw. Nakatanggal ito ng plaque o ng mga bakterya na nakabalot sa ngipin. Kapag po ito ay may contact sa pagkain, itong plaque, nagpo-produce po kasi ito ng mga acid na tinataat nagiging cavities o tinatawag na cavities. Kaya marapat na matanggal ito para makaiwas tayo sa cavities at pagkasira ng ating ngipin. Mag-floss din kahit isang beses isang araw. Ito yung may parang sinuli dito para sa ating mga nanay na isinisingit natin para hanggang dun sa pinakaduluduluhan at pinakasingit-singitan ay pwedeng matanggal yung tinga. Natatanggal nito ang plaque at dumi sa pagitan ng mga ngipin na hindi karaniwang naaabot ng sipilyo. Maaring manigas ang plaque sa pagitan ng mga ngipin at nagiging sanhi naman ng tartar na kinakailangang alisin ng dentista. Kumain ng tama, lalong-lalo na yung mga pagkain na mayaman sa calcium at vitamin C. Iwasan po ang masyadong matatamis na pagkain tulad ng candies. Yan po ang ating tips. Hindi lang yan para kay nanay, kundi para din sa ating mga kids. Ingatan po natin ang ating mga ngipin. Ito po, muli ang inyong Tita Jang Monte para sa ating tips para kay nanay. Anak, huwag na mag-TV. Nay! Anak, huwag na mag-electric fan. Nay! Nagtitipid tayo. Tipid ka nga ng tipid. Taas naman sila ng taas. Ito po si Teddy Casino ng Bayan Muna. Huwag nang dagdagan ang pahirap sa bayan. Ibaba ang presyo. Yan ang kailangan. Ang demolisyon ay nangangahulugan ng dislokasyon. Para sa mga bata, nangangahulugan ito ng paghinto sa pag-aaral, pagkawalay sa kaibigan. Ito po si Kinatawan Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party. Labanan natin ang demolisyon at manindigan para sa on-site rehabilitation ng mga maralitang tagalungsod. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. At tinig kami sumasalim sa tinig nyo. Kasama kami sa pagsusubli ng isang bibig tinawa. Nagbabalik tayo dito sa ating kwentuhan ngayong umaga. Ako si Jaley, kasama si Tita Jang at si Nico. Yan, welcome back! At siya nga pala, mga bata. O mga kids, alam nyo ba, bukas, December 10, ay ginugunita itong tinatawag na International Human Rights Day? Talaga, Tita Jang, ano po ba ang human rights at bakit ito ay pinagdiriwang tuwing 10 ng Disyembre? Alam nyo, yung human rights, yan yung sinasabing karapatang pantao. Limbawa, kayo,
Magpapaalam kayo sa nanay nyo at tatay nyo. Pupunta kayo sa labas. Makikipag-outing. Ganyan. Mapupunta sa mall. Tapos, hindi kayo papayagan. Sabi nyo, hindi ba karapatan ko namang makasama ang mga kaibigan ko? Ba? Yung mga nasa teleserye, madalas nating naririnig yan. Karapatan ko yan. Yan ang mga sinasabing karapatan na hindi maitatanggi o inviolable. Inalienable. Aba, may mga dictionary ba kayo dyan? Inviolable, inalienable human rights para mabuhay o makapamuhay. Eh, ikaw, Jale, tingin mo, anong karapatan mo? Halimbawa? Karapatan po na maglaro nung hindi po ako pinagbabawal na lumabas kasi minsan, yung mga gantong age, bawal na masyadong lumabas kasi nga, tutok sa pag-aaral eh. Mm-hmm. Nako, parang stricto yata si Nanay Jola. Ikaw, Nico, ano ang mga karapatan? Sa tingin mo, ano sa tingin mo ang karapatan mo? Karapatan kumain. Yes! Talaga namang parang kumakalaman sikmura ni Nico, naririnig ko hanggang dito ah. Yan. Pero totoo yun na karapatan natin kumain kasi sabi nga, mga karapatan para mabuhay at makapamuhay ng maayos bilang tao. Ginugunita ito. Bakit December 10? Kasi sa araw na ito, 64 na taon na o 64 years na, parang senior citizen pala to, no? Mula nung iproklama at inadopt ng United Nations ang Universal Declaration on Human Rights kung saan nakalista. Madami yan, ha? Nakalista lahat ng karapatang pantao para sa mga bata, para sa kababaihan at para sa lahat. Pero Tita Jang, di ba ayon na rin mismo sa mga nakaraan nating episodes tsaka sa mga news items ay ang daming paglabag sa mga karapatan na ito tsaka maraming bata din yung napagkakaitan ng ganitong mga karapatan. Doon lang sa binanggit mo kanina, Nico, yung karapatang kumain. Tingin mo ba maraming mga bata ang nakakakain ng sapat at ng masustansya at tatlong beses sa isang araw? Hindi po. Yung binanggit kanina ni Jale, yung karapatang maglaro. Yun kayang umaakyat sa mga jeep, namimigay ng sobre, humihingi ng kaunting barya. Tingin nyo nakakapaglaro pa sila? Hindi po. Dun lang sa karapatang maglaro at makakain, aba, ang dami nang nalalabag na karapatan ng mga bata siya. Pag-uusapan natin lahat yan dito sa ating main segment kasama nga ang ating panauhin mula sa Gabriela. Makakasama natin ngayong umaga. Antabay lamang po sa Usapang Bata. Usapang Bata! Dahil na rin International Human Rights Day bukas, ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa human rights violations sa mga bata at kababaihan. Makakasama natin sa usapan na yan si Tita Jert Libang, ang Deputy Secretary General ng Gabriela Philippines. Usap tayo, kids! Magandang umaga, Tita Jert. Yeah. Ay, magandang umaga sa inyo na nandito at sa lahat-lahat na nakikinig, lalo na yung mga kananayin at mga bata. Oy, si Tita Jert, nung nagkaroon ng Gabriela Congress sa Iloilo, hindi na siya deputy. O, di ba, Tita Jert? Oo nga, sasabihin ko nga sana, vice chairperson ako ngayon eh. Wow! Nang pinakamalaking alyansa ng kababaihan sa Pilipinas. Tita Jert, maaari nyo po bang ikwento sa amin kung ano itong organisasyon ninyo na Gabriela Philippines? Oo, ito ay organisasyon ng mga kababaihan. 28 years old na ito. Itinayo ito noong 1984 sa panahon na nakikipaglaban sa tawag dito sa diktaturyang Marcos, no? Kaya yun anti-martial law din itong organisasyon na to. At ngayon ay meron kaming mga 200 women's organization na membro at masasabi natin na mga halos 200,000 ang members nito, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maski na sa labas ng bansa kasi meron tayong mga chapters maski na sa US, sa Australia, sa Canada, sa Hong Kong at meron, at maski sa Riyadh at saka sa UAE, no? Meron tayong mga chapters dyan. So, masasabi natin na ito nga isa sa pinakamalaking organisasyon ng kababaihan dito sa ating bansa. Tita Jert, ano-ano po ba ang mga advocacies na pinanghahawakan ng Gabriela? At kasama po ba dito ang hinggil sa mga bata? Oo, no? Pag sinabi natin, ang Gabriela talagang pinapaglaban niya ay karapatan ng mga kababaihan na tinitingnan natin na karapatang pantao rin. At syempre, pag pinag-usapan natin ang kababaihan, kasama na doon yung mga bata kasi mga babae naman na nagbibigay pansin din sa kanilang mga anak. At ano, yung kanina sinabi nga, yung karapatan na kumain, karapatan na maglaro,
karapatan na hindi manirahan dahil sa grabing kahirapan. Kabilang 'yun sa karapatan na aming ipinapaglaban, no? Na araw na ang babae ay magkaroon ng trabaho, na hindi siya ma-discriminate again sa pagtatrabaho, na siya ay magkaroon ng sapat na sahod, na kanyang mapakain ang kanyang anak, na siya ay magkaroon ng karapatan sa pangkalusugan, serbisyong pangkalusugan, at saka yung anak niya ay magkaroon ng karapatan sa edukasyon, at maski na siya siyempre, no, magkaroon ng karapatan sa edukasyon. Pero, hindi lamang yan. Pinapaglaban namin ito doon din sa konteksto ng paglalaban natin, namin para sa soberenya ng bansa. Ibig sabihin na hindi tayo dapat nasa ilalim ng kontrol ng anumang dayuhang kapangyarihan, katulad ng US, mm-hmm. At saka, syempre, yung tunay na reformang agraryo at saka yung pambansang industrialization, yun na nakikita din, pinapaglaban din namin yun. Kasi yun lang ang mga ano, yun lang ang, pag yun ay nangyari, ibig sabihin, ang bawat isa sa mga magulang ninyo, no, sa aming mga kababaihan at maski na sa kalalakihan, ay tiyak na magkakaroon ng trabaho. Kaya ito yung pinapaglaban ng Gabela. Kasi sinasabi namin, ang Gabela isang pambansang demokratikong organisasyon ng kababaihan sa Pilipinas. Ang dami namang pinaglalaban ng Gabriela. Busy talaga. At nabanggit mo na nga kanina yung karapatan ng mga bata sa edukasyon, karapatan nila sa paninirahan, yung mga ganyan. Kaya ibig sabihin, pag nagkakaroon ng demolition, nalalabag yung karapatan nila. Ganun ba yon, Tita Jern? Oo, kaya din pag nagkaroon demolition, makikita mo may mga gabelang nasa fronta ng ano, napahikipaglaban. Kasi syempre, pag walang bahay, kumusta naman ano, mm-hmm. yung pamilya, kumusta naman yung mga anak. At ibig din sabihin niyan, pag walang bahay, yung ding ano, yung ding kalusugan ng mga bata, ano yan, in danger yan, no? Mm-hmm. Mapunta lang tayo dun sa, ano ba yung definition ng human rights violation? Halimbawa, pag ako, inagawan ko si Nico ng pagkain, matatawag ba yon na human rights violation sa kanya kung ako ang gumawa nun? Sino ba ang gumagawa ng mga human rights violations? Ang human rights violation kasi, dapat kasi ang human rights, ang talagang nagpoproteksyon niyan ay ang Estado, ang mga gobyerno, mm-hmm. no? Kaya sinasabi natin, ang duty bearers, ibig sabihin ng duty bearers yan, yung talagang may responsibilidad para sa karapatang pangtao ay yung mga pamahalaan. Kaya lang, sila din naman ang number one na violator ng human rights, mm-hmm. no? Kaya halimbawa, kung kayong dalawa, nag-away kayo dahil sa pagkain, eh ibang klase ng usapan yan, hindi yan human rights violation, mm-hmm. no? Liba na lang, kung ikaw diyang ay isang Panginoong may lupa, ay! No, na tipong ayaw mong pakainin itong sila Nico at sila Halik dahil kinukuha mo yung kanyang lupa, paglabag yan sa karapatang pantao rin. Oo, ganun pala yun. Pero dahil nag-aaway lang kayo, dahil masarap ang pagkain niya, pero hindi masarap ang pagkain mo, matakaw lang ako. Matakaw lang yan, oo. Kailangan pag-usapan ninyong dalawa yan, no? Kaya nga, pag sinabi natin na human rights violation, ang laki-laki talaga, ang paniningil natin talaga sa Estado pagdating dyan, mm-hmm. no? At lalong-lalo na ngayon, marami kaming tayong kaso ng mga kababaihan, mga bata nga, no? Mga mm-hmm. batang babae na nilalabag ang kanilang karapatan pantao dahil sila ay nire-rape, inaabusong sexual. Bahagi mm-hmm. din yan ng human rights. Aray ko. O kasi dapat, di ba, yung ang mga bata, pakiramdam nila, secure sila, ligtas sila. Di ba, ikaw ba, Jale, gusto mo pag nasa bahay ka, nasa komunidad, eh, hindi ka natatakot lumabas ng bahay o hindi ka nangangamba na kung anong mangyari sa'yo sa labas. Opo. O, baka kaya stricta si Oo. Nanay Jola, ayaw kang palabasin. Eh, ikaw naman, Nico, eh, pag magulo sa labas ng bahay nyo o ng pamayanin ninyo, di syempre nalalabag yung karapatan mo na yung pakiramdam Opo. Mo ay ligtas kang makapaglaro. Makapaglaro na. Ano bang mga paborito mong laro? O, hindi na ako naglalaro. Hindi na naglalaro. O, kita mo, ilang taong ka na nga? 15 po. O, 15. O, batay sa definition, ang 15 taong gulang bata ay... Bata pa rin yan. Bata pa. At ang paglalaro ay bahagi ng ating pagtuklas, pagkatuto, mm-hmm. di ba? At karapatan din syempre ni Nikong maglaro. Ba't hindi ka na naglalaro? Minsan na lang po. Minsan na lang. Busy. Ano pinagkakaabalahan mo? Pag-aaral po. Yes! O, diba? Yan, si Nico at si Jale, mga masisipag nating co-anchors dito sa Kaya Natin To Kids. At kung kayo ay nakikinig habang inaabangan ninyo kung sino ba ang mananakout mamaya sa Pacquiao versus Marquez, aba, pwede po kayong mag-text sa 0921-431-1044 at 0927-863-7771.
Ang ating KN2K hotline, 0933-130-2760. At ang mga landline natin, Jale, basahin mo nga. 882-2371 or 882-2374, 882-2376, 882-2378. Ayan, at binanggit nga kanina ni Tita Jert, diba? Ang pinakaunang responsable sa paglabag ng karapatan ng mamamayan at ng mga bata ay ang Estado. Kaya mamaya aalamin natin ano ba yung mga binabanggit ni Tita Jert ng mga kwento ng ginahasan, nilapastangan ng mga bata. Nako! At kung sino ba ang may obligasyon na protektahan ng mamamayan, tiyakin ang kanilang seguridad, kaligtasan at pagtitiyak na kinikilala at itinataguyod ang kanilang mga karapatan. Magbe-break po muna tayo para sa ating istasyon, pero mamaya ay mapapakinggan natin ang mga paliwanag ni Tita Jert Libang mula sa Gabriela. Break po muna. 558 BZXL. Siyempre, si Tita Mads na nakikinig sa atin ngayong umaga. Maraming salamat, Tita Mads, sa iyong pag-take over last week habang ako'y nagpapagaling. Nagbabalik po ang Kaya Natin To Kids at kasama pa rin po natin si Tita Jert Libang, ang Deputy Secretary General ng Gabriela Philippines. At kasama niyo pa rin po ako, si Nico. Andito rin po ako, si Jale. At muli, ako po ang inyong Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Eh, Jert, ayan, kanina inintrohan mo na pag-uusapan natin yung mga human rights violations at yun ngang mga sexual na pang-aabuso at panggagahasa, lalong-lalo na sa mga bata. Sige, ikwento mo nga yan sa amin, Jert. Siyempre, dapat ang number one na protector ng karapatan, ano, ng mamamayan, ay yung mga military natin, yung mga police natin. Pero doon sa mga nakaraan, isa kasi sa aming mga serbisyo yung pagbibigay ng counseling, ng advice na legal, para legal din doon sa mga naging biktima ng violence against women. At marami kaming mga nakukuhang kaso na ang violator, ang perpetrator ay mga military. Ibig sabihin, mga tao in uniform yan, no? Katulad kanina, no, kaninang umaga, nagising ako dahil nga sa yung nanay ng isa naming tinutulungan, yung nanay, tatago natin sa pangalang Elaine, no. 13-year-old siya, siya ay 14 years old na siya ngayon, meron siyang anak na 1-year-old. Ang nanggahasa sa kanya since she was 8 years old ay ang kanyang tiyuhin na kafgu, no. Ngayon, kaninang umaga, tumawag ang nanay niya at sinasabi nga na inaalig-aligiran daw sila ng kung sinong tao, sinabihan daw sila ng kanilang kapitbahay. Kaya sabi ko, dapat pumunta kayo kaagad sa police para i-ano ninyo yan, i-tawag dito, i-report ninyo yan. Ibig sabihin nito na, biro mo, sila na nga yung na biktima, sila pa yung hinaharas. Mm-hmm. Nasa ano kasi yung kaso nila ngayon, at syempre gusto ng mga, ng perpetrator, ng family ng perpetrator na yung kaso na yun ay iurong na, no? Mm-hmm. So yun yung isang kaso, pero meron din kami isang kaso na ang perpetrator naman ay isang kapitan. Ito yung sa Mangkayan, dalawa sila actually. Yung isa, dahil nga sa grabe ang ginawa sa kanyang panggagahasa, karumal-dumal yung kanyang pinagdaanan, hindi, wala siyang recall at all. Nagkaroon na siya ng partial na amnesia at hindi na niya malaman yung kanyang buhay before nangyari yung during the rape, no? Mm-hmm. So yun yung mga kaso na hinahandle natin ngayon. Sino po ba yung mga taong tinatawag niyo na men in uniform? Ito yung mga military, ito yung mga police. Katulad nitong ni LA na sinasabi ko na 14 years old siya ngayon. Ang perpetrator niya ay CAFGO, yung civilian armed force na nasa ilalim pa rin to ng military. At yung sinasabi ko naman na si Isabel na 16 years old na ni-rape at wala siyang recall ng kanyang buhay, no, bago mag-rape,
ang nasa mangkayan siya, isang kapitan ng army naman ang nag-ano sa kanya, ang perpetrator dito. So, pag sinabi natin ang men in uniform, alam nyo, yung pag dumadaan kayo sa EDSA, di ba, yung mga kampo dyan, sinasabi, kami ay para sa karapatang pangtao. Yan yung nakalagay doon sa ano ng police headquarters at saka ng military headquarters. Siya yung sinasabi namin na men in uniform. Mm-hmm. So, yung mga naka-uniform, ibig sabihin, may katungkulan. May katungkulan, oo. O, kasi ba sinasabi, hindi naman sila kapitan, mga ordinaryo lang silang pribado, pero naka-uniform sila. Ibig sabihin, army sila. At dahil naka-uniform sila, takot yung mga tao sa kanila, no? Kaya nakikita namin na itong mga nagre-report sa amin ay hindi lamang ito. Ito yung mga biktima. Marami pa siguro mga biktima na natatakot din na magsabi, no? Na magulat. Dahil nga sa uniformado to at saka mayroong mga baril. At isa pa nga pala, no, pag sinabi din natin na tawag dito yung paglabag, kasama din dyan yung mga batang babae na niligawan at binubuntis. Mm. No, nung mga, yung nasa komunidad, no, nasasabihan sa kanila, pangangakuan sila, tapos pag nabuntis sila, nawawala na lang at sukat itong mga sundalo ng mga ito. Paglabag din yun sa kanilang karapatan, lalo na kung sila ay below 18 years old. Mm-hmm. Mm. Naku, grabe naman sila na dapat ay nagtatanggol sa atin ay siya pang mga violator ng ating mga karapatan. Eh, ano naman po ang ginawa ng Gabela hinggil sa issue na to? Meron kaming talagang isang kampanya namin na simulat mula pa noong 1984 ay kampanya na namin, yung Anti-Violence Against Women na campaign. At isang bahagi nito yung tinatawag namin na Rage Against Rape. Ibig sabihin, yung galit namin talaga, ipapakita namin, galit namin laban sa rape o kaya yung panggagahasa, no? So pumapasok dito sa kampanyang ito yung campaign namin laban dito sa mga perpetrator sa military o mga taong naka-uniforme. At isa ngayon sa binibigyan ng pansin namin yung 1 billion rising, no? Bahagi ang Gabriela Women's Party, at actually itong dalawang to ang lead organization dito sa Pilipinas noong kampanyang global o international na dapat 1 milyong mga tao, babae at lalaki, ang dapat tatayo, magsasayaw at saka magi-strike para ang violence against women ay wakasan na. Mm-hmm. At kasama nga dyan itong binabanggit mong mga nilalapastangan, inaabuso ng mga men in uniform. Oo. At meron siyempreng kasama, isa sa mga lalabas dito ay yung video ng mga 4 na kaso. Mm-hmm. No, na men in uniform ang kalakan ng perpetrators. Oo. So, yan ang ongoing campaign namin. At siyempre, bahagi din yan ng kampanyang yan, yung pagbibigay ng serbisyo dito sa mga kababaihan. Kasi hindi nila talaga alam kung ano yung gagawin nila. At wala silang masusulingan, wala silang mapupuntahan. Dahil mismo yung tagapagtanggol ng kanilang karapatan ang siyang nag-violate ng kanilang karapatan. Mm-hmm. Di ba? Napakahirap no, ng sitwasyon nila. Mm-hmm. At nababanggit mo nga yan, Jert, ano yung kaugnay ng paglabag sa karapatang pantao? Binabati natin yung napakaraming mamamayan na nagmula pa sa Mindanao ay nandito ngayon sa Maynila para kanilang patampukin yung iba't ibang mga kaso ng karapatang pantao doon sa kanilang lugar. Eh, halos 1 linggo na sila o mahigit 1 linggo na silang nandito, hindi ba, Tita Jert? Oo. Kaya nga bukas, ating ginugunita ang International Human Rights Day. Meron siyempreng pagkilos na magsisimula ang kababaihan sa trabaho. Pero ang ano nito ay pupunta sa Mindanao. Sa Mindanao, no? Tapos dito merong magiging programa. Pero may mga istasyon, no? Mm-hmm. Sabi ko nga sa trabaho, merong ilan na dito sa bandang area ng Blooming Treat, no? Mm-hmm. So kung pupunta ang mga tao, kung saan man sila malapit, puntahan nila yung ating kababayan, kami, no? Kami na inyong mga kababayan na siyang nagko-commemorate ng Human Rights Day. Pero hindi lang ito commemoration, paniningil din ito sa pamahalaan. Kasi dapat sila may ginagawa, lalong-lalo na ilang tao na ang namamatay sa ano pa lang ni Aquino, 114 na yung na-EJK, no? At dito sa 14 na ito, ay 140 na ito, 15 dito ang kababaihan at 11 dito yung mga bata, no? Mm-hmm. At
127 ang attempted na EJK. So ibig sabihin, despite the fact na sinasabi ni Aquino na siya ay para sa karapatang pangtao, nagpapatuloy pa rin itong paglabag sa karapatang pangtao. At ang mas masama, yung impunity nandyan pa rin dahil sa hindi naman naparusahan yung mga dating lumabag sa karapatang pangtao maski na nung panahon ni GMA. Mm-hmm. Kaya malakas ang loob ngayon, lalo na ng mga tao na kayuniforme kasi alam nila na hindi naman sila mapaparusahan. Eh, tita, napapanagot po ba yung mga men in uniform na may sala? Actually, yun nga yung malaking problema eh, no? Yung isang kaso natin, yung sa Tanay Rizal, yung tatlo ay nahuli, no? Yung tatlong army ito, no? Yung tatlo nahuli sila. Mm-hmm. Kaya lang dahil hinaharas nila yung family. Yung family syempre medyo natatakot, no? Nag-aano-ano yung loob nila, aandap-andap yung loob nila. Eh madalas ang kinatutunguhan nito ay nakikipag-usap na lang sila, no? Mm-hmm. Dahil nga sa hirap, no? At saka katulad din nung Tagalobo, ang kanilang lupa ay kanilang nasangla. Mm. Na ngayon iilitin na dahil nga sa wala namang silang pera at wala namang itinutulong yung pamahalaan para doon sa pagpa-file ng mga kaso. Kasi kahit na free naman pro bono yung iyong lawyer, abogado, eh sa daming sandakmakmak ang iyong dapat na i-serok at lahat-lahat ng yan, pera din yan, kailangan mo rin ng pera, no? Mm-hmm. So, at saka yung transportasyon nila na payao-tiao, malaking pera din yan. So, ganyan ang nangyayari eh. Kaya, ano naman ang gagawin nung isang mahirap na pamilya na hirap na nga silang kumuha ng hustisya, dahil nga sa ang pamahalaan ay pinipikit ang mata niya doon sa, lalo na kung ang perpetrator ay nasa naka-uniforme, tapos wala pa silang perang pantustos para doon sa kasong kanilang final, no? At katulad nga nung nabanggit ni Jolly kanina, talagang nakakagalit. Siguro, George, sa puntong ito, pwede mo na ulit na imbitahan yung ating mga tagapakinig doon sa mga magaganap na pagkilos bukas para nga mapatampok itong mga human rights violations at matulungan din natin yung mga biktima sa kanilang paghahanap ng hustisya. Okay, no? So bukas, kayong lahat ay aming iniimbita. Sinasabi ko nga na merong mga istasyon yan, istasyon sa trabaho, istasyon sa May Blooming Street na pwede ninyong puntahan at saka lahat ng yan ay magtitipon-tipon para pumunta ng Mendiola bukas. 9 o'clock yung pagkitipon-tipon sa iba't ibang mga lugar. No? So kayo ay iniimbitahan naming lahat para dito sa pag-commemorate ng International Human Rights Day. At ang mga panawagan ng Gabriela para sa December 10, International Human Rights Day. Ano ang inyong mga panawagan? Siyempre, sinasabi namin na dapat tawag dito i-uphold yung human rights ng mga tao. Dapat itigil na yung violence against women, lalong-lalo na itigil dapat yung mga pang-aabuso ng mga military, no, doon sa ating mga kababayan, lalo na sa kababaihan. Mm-hmm. At maraming salamat, Tita Jert. Maraming salamat po, Tita Jert, sa inyong pagsama sa aming kwentuhan ngayong umaga. Mm-hmm. Maraming salamat at nakasama po natin si Tita Jert Libang. Siya po ay, hindi na siya Deputy Secretary General nung nag-Gabriela Congress sa Iloilo. Nito lamang October, siya na po ay Vice Chairperson ng Gabriela Women's Alliance. Talagang nakakagalit, hindi ba, Jale? Opo, talaga po nakakagalit naman. At napakaraming kaso ng paglabag sa karapatan ng mga bata at kababaihan. Totoo yan, Jale. At nako, pati mga bata, hindi ligtas sa mga paglabag sa karapatang pantao. Mamaya, makakasama natin si Tita Ailek. Pero pakinggan muna natin, nabanggit ni Tita Jert yung kampanya laban sa karahasan sa kababaihan. Pakinggan natin itong isang awitin na para sa 1 billion rising campaign laban sa karahasan. Bakit nga ba di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan? Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Bakit nga ba nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima? Nagalupitan, karahasan, pili tayong dinadapa.
panahon. Isang bilyong babae ang babangon, 1 billion rising. Yan, sama-sama tayong babangon sa February 14, 2013. Isang kampanya na pinamumunuan syempre ng Gabriela Women's Party, ng Gabriela at ng New Voice Company kasama si Ms. Monique Wilson bilang Philippines Coordinator ng 1 billion rising campaign. Nakasama natin kanina si Tito Jert ng Gabriela Philippines. Ngayon naman, nasa linya ng ating telepono, ang Deputy Director ng Children's Rehabilitation Center na si Ms. Ailek Manano. Magandang umaga, Tita Ailek! Magandang umaga din, Tito Zhang! At kasama nga natin si Nico at si Jale. Nako, busy-busy yata ang CRC dahil bukas ay December 10, International Human Rights Day. Tita Ailek, napag-usapan po namin kanina yung napakaraming paglabag sa karapatang pantao ng mga kababayan at bata. Sa tala at datos po ng CRC, gaano po ba kalala ang mga paglabag sa human rights ng mga bata? Ayun, Nico, no? Magandang araw sa inyo, kay Jale at sa lahat ng tagapakinig ng Kaya Natin To Kids, no? Ang Children's Rehabilitation Center ay, katulad ng nabanggit mo, ay nagtatala ng mga kaso ng paglabag sa karapatan ng mga bata sa buong Pilipinas. So, ngayon, batay sa aming dokumentasyon, no? Sa iba't ibang forma ng paglabag sa karapatan ng mga bata, ay marami na yung mga cases na naitala namin. Halimbawa dyan, yung killings o yung pagpaslang ay 14 na ng mga bata ay nagiging biktima ng pagpatay perpetrated by the AFP or the Armed Forces of the Philippines. At ang isang alarming dito nga, ang 12 sa mga batang ito ay pinaslang lamang nitong taong ito simula January hanggang October 2012. Kasama rin sa itinatala ng CRC, no, yung frustrated killing. At sa tala namin, sa panahon ni Pinoy ay may 18 na. Sa illegal arrest and detention naman, may 15 na ng mga bata ang naging biktima nito. At may mga bata rin nagiging biktima ng torture. At 13 na yung naitala namin dyan. Kung sa rape or sexual assault and harassment naman, 4 na yung naitala ng CRC. At sa harassment and intimidation, 2,000+ na yung itatala ng CRC. Mm-hmm. At itong isa pang forma ng mga kasong paglabag sa karapatan ng mga bata, yung forcible evacuation and displacement, mahigit 6,000 mga bata na yung nagiging biktima. Itong forcible evacuation and displacement, madalas itong nangyayari kapag nade-deploy ang mga sundalo sa mga communities, no, sa mga probinsya, at doon ay nagkakaroon ng mga paglabag sa karapatang pantao. Natatakot yung mga buong community, hindi lamang yung mga bata kundi yung mismong community members ay natatakot. Kaya naman nagdedesisyon sila na sa halip na isugal
ang kanilang buhay ay lilikas na lamang sila. At karamihan sa mga naitalang kaso ng CRC sa forcible evacuation ay nangyayari doon sa mga lugar kung saan may mga mining operations o kaya target for mining explorations. At madalas ito ay sa mga komunidad, no, ng mga indigenous peoples sa bandang Mindanao. At the same time, nagdo-document din ng CRC ng mga batang ginagamit bilang mga giya o guides o kaya during military or police operations. At pito na yung naitala natin. Mm-hmm. Ang isa pang nakikita naming nagiging malaki o dumarami yung bilang ng mga paglabag ay yung pag-atake sa mga eskwelahan o daycare centers, lalo na doon sa mga lugar kung saan din mga indigenous peoples na nagsusumikap na mag-provide ng eskwelahan para sa kanilang mga anak at mga bata, ay ito pa yung mismong inaatake, pinagbibintangan ng kung ano-ano, hinaharas ang mga estudyante, hinaharas din yung mga guro. So sa lahat ng mga itong kasong ito, meron pa tayong tinatawag na branding ng mga children victims as child soldiers. So itong branding, nakukuha namin ito kapag halimbawa ang isang bata ay naging biktima ng iba pang forma ng paglabag patumpang tao. Sa halip na aminin ng AFP yung kanilang kasalanan, ay binabrand pa at sinasabing ito ay mga miyembro ng mga grupong kalaban nila para pagtakpan yung kanilang accountability. Ako, eh mga bata naman yun, Tita Ailek eh. Mm-mm. Mm-hmm. Eh Tita, ano po ba ang masasabi nating dahilan kung bakit nagaganap itong paglabag sa inyo, human rights ng mga bata? At bakit pati mismo ang mga bata ay hindi ligtas? Ito nga no, kung susutin ang dahilan, sa 25 years na existence ng CRC, ang nakikita naming systematic na dahilan dito madalas yung operation plans laban sa for counterinsurgency. At ngayon nga, sa panahon ni President Noynoy Aquino, no, ang operation plan na ipinatutupad niya ay yung Oplan Bayanihan. So, sa Oplan Bayanihan, nagde-deploy sila ng mga units and ng AFP sa mga areas o sa mga communities kung saan nagdadaot sila ng mga civil military operations, kasama dito yung Brigada Estrella at iba't iba pang mga peace and development activities, kuno. Pero ang nagiging manifestasyon nito sa mga komunidad ay una, yung binanggit ko kanina na attack on schools. Kasi pagdating nila sa community, ang ginagamit nilang mga facilities ay mga eskwelahan, mga daycare centers, o kaya naman, mga barangay hall na kung saan ilang di pa lang ang layo sa mga eskwelahan. At ito ay outright na paglabag sa karapatan ng mga bata sa edukasyon. Kasi ang madalas natin nare-receive ng mga report and documents ay natatakot ang mga bata na makapasok kung may mga direktang harassment pa. Definitely, hindi na natin maaasahan na gugustuhin pang pumasok ng mga bata. Actually, may isang report, no, sa Ilocos Region na nang inoccupy ng mga sundalo yung kanilang daycare center ay may mga batang naiihi sa salawal nila dahil sa ang mga baril ng mga sundalo ay nakakalat doon sa kanilang daycare center. At doon nila nakikita nila at dahil malapit ito sa CR, may mga batang naiihi sa salawal nila kasi sa sobrang takot, ayaw nilang pumasok doon sa CR nila mismo. Nako, eh, kasi nga naman eh, maski naman matatanda, hindi lang bata matatakot kung nagpangalat yung mararaming malalaking baril, mahahabang high-powered rifles, di ba? Lalo na kung ito ay sa schools. Eh, Tita Ailek, ano ho ba ang panawagan ng Children's Rehabilitation Center at saan ba kayo bukas sa paggunita ng International Human Rights Day? Siyempre, tuloy-tuloy naman yung panawagan ng CRC, no? Katulad ng binanggit nila ni Tito Jerk, na hanggang sa ngayon, yung mga tinala
naming mga kaso ng paglabag sa karapatan ng mga bata ay ang mga pamilya nito ay tuloy-tuloy pa rin ang hihingi ng katarungan. Mm-hmm. At marami sa mga naging perpetrators nito ay hindi pa napaparusahan, hindi man lang na ikukulong. At ang kahalip na sila yung matakot, yung mga mismong nagiging biktima pa, yung natatakot dahil binabalik-balikan, hinaharas, at ginagawan pa ng mga masasamang bagay. Kaya naman, sa bahagi ng CRC, tuloy-tuloy yung panawagan namin ng katarungan para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa mga bata. At the same time, tuloy-tuloy din yung panawagan namin na i-pull out ang mga sundalo sa mga communities. Kasi nabibiktima nila ang mga bata, ang kanilang mga pamilya, at ang buong komunidad. Mm-hmm. At bukas, kayo ay kasama rin sa paggunita ng International Human Rights Day sa pagkilos sa Mendiola. Tama ba, Ailek? Oo, Jang. Siyempre, sama din kami sa libu-libong mga mamamayan na patuloy na nananawagan ng katarungan para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang banta. Ayan, maraming salamat po, Tita Ailek. Okay, maraming salamat din, Nico. Nakapanayam po natin si Tita Ailek Manano, ang Deputy Director ng Children's Rehabilitation Center. Yan, makabuluan na naman ang naging usapan natin ngayong umaga. Oo nga, nalaman natin na sa kabila ng pagkakaroon ng Universal Declaration of Human Rights ay napakaraya pa rin paglabag sa karapatang pantao. Oo nga, kahit mismo sa ating mga bata. At ang nakakalungkot dito, walang napapanagot, walang napaparusahan. Kaya yung tinatawag na impunity, yung bang parang walang pakundangan, walang pananagutan, tuloy-tuloy pa rin itong nagaganap. Nakakalungkot talaga. At tulad nga nung nabanggit ni Tita Jert, ano, bukas sila ay magtutungo sa Mendiola alas 10 ng umaga, pero alas 9 ay magkikita-kita ang iba't ibang organisasyon sa Blooming Street, sa trabaho, sa Pinaval. Yan po ay sa kahabaan lahat ng Espanya. At yun pong mga nanggagaling sa Timog Katagalugan ay doon naman po magkikita-kita at mag-aasemblya sa may Liwasang Bonifacio. Kita-kita po bukas sa paggunita ng International Human Rights Day. Dapat yan ang mga nina-knockout eh, yung mga lumalabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na ng mga bata. Nako ha, ayan. O, mga pagbati muna tayo. Binabati natin ng maligayang kaarawan. Si Babab Habagat Olvido, 4 years old na siya at nagdiwang siya ng kanyang kaarawan kahapon. Happy birthday, Babab, mula sa Kaya Natin To Kids! Ako naman po, binabati ko yung mga kapatid ko, si Ate Banek, Gio, Gia, tapos po si Tita Lisa. Si Tita Lisa, at sino tong nag-text sa atin muna, Jale? Magandang tanghali sa lahat mula kay Ami Lakuin ng Rizal, Palawan. At hello sa mga taga Mahogany, Rizal, Palawan, at sa asawa ko mula kay Orly Saguico. Happy listening din sa mga taga Arxie sa Unicoop na sinamahan ng Arxeya sa, saan ito? Ilcore Sisyole. Ah, alam nyo ba yon? Ilcore Sisyole campaign noong Nobyembre. Grazie! Ah, Italiano ito. Maraming salamat sa iyo, Tito Carl. Matagal ka naming na-miss. Pero kasama natin si Tito Carl ngayon. Maraming salamat. At syempre, kasama din natin si Tito Nico na tumutulong sa atin dito sa Kaya Natin To Kids. May babatiin si Jale? Binabati ko po yung pamilya ko, nakikinig dyan, yung nanay ko, yung tate ko, tsaka yung buso kong kapatid. Yan. Sino pa? Pati yung mga ka-classmate ko dyan sa Navotas, tsaka yung mga teachers. Magandang umaga sa inyong lahat. At nako, speaking of doon sa nais tumulong, ano, tulad nung nabanggit natin, doon sa mga naging biktima ng Bagyong Pablo dyan sa bahagi ng Davao Oriental at Compostela Valley, nagsasagawa po at patuloy ang pagkalap ng mga donasyon ng Gabriela Women's Party sa pamamagitan ng Lingap Gabriela dyan sa Mindanao. Ang Gabriela Women's Party Southern Mindanao Region at Gabriela Women's Party Davao ay maaari po ninyong makontakt sa pamamagitan ng, ito po ang phone number, 082-227-3403. Yan po ang tanggapan sa Davao. Ulitin po natin, 082-227-3403.
0917-227-3403. Kung kayo po ay may mga kamag-anak sa Davao, papunta ng Davao, may kakilala na nasa Davao na nais magpaabot ng tulong, 0822-227-3403. Maaari din po ninyong ihatid ang inyong mga donasyon sa Obrero Haran UCCP, sa Madapo Hills, at sa MISFI office sa Indangan. Makipag-ugnayan lamang po sa Balsa Mindanao at sa Gabriela Women's Party. Kahapon po ay nagsagawa sila ng medical and relief mission sa Compostela Valley at next weekend naman po sa Davao Oriental. May babatiin pa? Binabati nga rin pala natin yung mga kafatid! Ayan, kafatid talaga. Mga bading lesbiana at mga advocates, no? Nag-a-advocate ng lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer rights na nagsagawa ng Gay Pride Metro Manila kahapon sa Makati. Congratulations sa inyo! Sana nga maipasa na yung anti-discrimination bill ni Congressman Teddy Casino ng bayan muna na sinusuportahan din syempre ng Gabriela Women's Party. Napakabilis! Napakabilis talaga ng oras dito sa Kaya Natin To Kids. At nako, isang minuto na talaga nalalabi. Dito po nagtatapos ang Kaya Natin To Kids episode natin ngayong Linggo. Pakinggang muli ang episode na ito sa ating YouTube channel. Bumisita lamang sa youtube.com/kayanatintokids. Yan, maraming salamat sa mga nakakwentuhan natin ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat na nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming chikahin sa Twitter. Bumisita lang sa twitter.com/kayanatintokids. Tweet lang ng tweet, mga friendships. At syempre, i-like nyo na po ang Facebook page ng AXEA sa www.facebook.com/AXEAchildrights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. Yan, at kinocongratulate natin ang mga taga-UP Los Baños at UP Manila sa kanilang matagumpay na Move to Mob, no? Mga pagkilos kaugnay ng 1 billion rising Philippines na isinagawa sa kanilang mga paaralan. At inaanyayahan namin kayong muling makinig sa susunod na Linggo sa pareho ding oras. At huwag sama-sama tayong makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan. Ito ang Kaya Natin To Kids!